So yan, ang ginawa ko kanina is ginamit ko na yung Visual Studio Code. Yan, pero yan kasi kailangan mo siya ng extension. Ang ginawa ko dito, sinave ko siya as testing.py kanina. Nung sinave ko siya as testing.py, napakita na yung extension na yun, tapos install mo na lang. Napakita kanina dito. Doon hindi ko kasi naipakita, eno, using the Visual Studio Code, open ko na lang yung Visual Studio Code. So, ang ginawa ko kanina, nag-create lang ako ng file. Ayan. Tapos, sinave ko lang siya. Hanapin lang natin yung Python. Ito yung hindi ko na wala din sa video. Hanapin nyo lang yung Python. Kung may Python. So, for example, one kasi testing.py yun. So, i-overwrite ko na lang. Ito yung ginawa ko kanina. Yung ginawa ko to, may nagpakita na extension, sabi niya. Pero dito kasi na-install ko na yung extension na yun. So, balik tayo sa video. Ito yung ginawa ko kanina. Yan. Tapos, biglang nagpakita tong extension. In-install ko lang siya. Ayan. So, in-install ko lang yung Python extension niya. Then, tinry ko dito. Tinry ko dun sa terminal. Tapos pinakita ko din, kasi may nagtanong kanina kung pwedeng pamayan yun. Pwede kayong gumamit ng Visual Studio Code or pwede nyong gamitin yung IDLE Python. Yung na-discuss ko noon. Pero yun nga lang kasi sa IDLE, separate yung Windows niya. Kasi yan, so sinabi niya kung pwede daw gamitin daw yung ano, pwedeng gamitin sa yung Sublime, sabi niya. Sabi ko naman, pwedeng gamitin yung Sublime, pero wala lang kasi yung Sublime. Text editor lang siya. Tinanay ko kung meron siyang terminal or yung command prompt, katulad ng Visual Studio ko. So, inopin namin yung sa Drive C, may Python. Testing kanina yan, yan. So don't worry, this will be this is also will be uploaded in our Google Classroom mamaya. Yan, so inopen ko yung terminal, meron naman siyang terminal sa baba. Meron siyang terminal sa baba. Pero hindi ko siya na-run. Kasi kung mapapansin niyo dun sa Visual Studio Code, in-install ko yung extension. So, dito naman sa Sublime, wala naman siyang extension. So, yan, tinanay ko siya. Wala. String daw siya. Thank you.
yung gabi din yung pan sa Black Ford as pan lang siya, as text editor. Pero yung pag-i-run nyo na yung program, kailangan nyo pa rin yung command prompt. So kaya in-open ko yung command prompt. Walang auto sa akin. Walang auto. So CD, ibig sabihin change directory. Change directory. Tapos in-open ko yung Python. So dun sa type C ko, meron akong Python na folder. At meron akong testing.py na testing.py na file. Na file. So yung niran ko, maling pangatik, sorry. Pag ito kasi ang in-open mo, ito yung tinap mo, testing.py, yung file name niya, tsaka yung file type niya. Pag ito, i-open niya actually yung text editor. Kaya hindi nag-open yung, hindi nag-print yung output niya. Yan, so... Or, pwede din naman kayong gumamit ng IDLE shell. Ayan. So, nidiscuss ko na rin yan eh. Nabigay na, naglagay na rin ako ng point. Meron akong video demonstration kung paano gamitin yung IDLE. So, in-open ko lang. So, sa Python, may Python tapos testing. Ayan. So, ito yung text editor naman ng Python. Then, pag i-run mo siya, medyo may mga dili-dili lang kasi kung kanina, nagkakon ako, tawag nito, Windows presentation kasi. Yan, hello world. So, nagpapakita na doon yung hello world. Ito yung output niya doon sa IDLE. Shit. So kung titingnan niyo kasi i-open mo pa yung text editor mo tapos ito i-open mo pa yung IDLE shell para makita din yung output. Kaya gumamit ako ng Visual Studio Code kasi nandun na yung terminal o yung command prompt niya at nandun na rin yung text editor niya. Kaya maraming gumagamit ng Visual Studio Code. Yan. So parang sinabi ko lang na pwede nyo din gamitin yung IDLE shell at saka yung text editor niya. Pass forward. Ayan. Ito naman yung Sublime. Pero hindi ko naman masyadong magamit yung Sublime. Kasi nahirapan akong i-con. Palakihin yung text niya. Kaya hindi ko na ano yung tapos ipapass forward mo na siya. Ano ang basta? Oh, 1 hour yung one namin. 58 minutes. Eh, so in-open ko ulit yung Visual Studio Code niya. Kasi sa Visual Studio Code meron na siyang ano. Meron na siyang terminal, meron na siyang terminal. So kaya yun ang nagustuhan ko sa Visual Studio Code kasi meron na siyang text editor at saka meron na rin siyang terminal, yung command prompt. Para minsan na yung isang Windows lang kung i-open ito. Nag-error ito kanina kasi kung makikita niyo yung point niya. Kung makikita niyo ito, nasa ano siya, Laravel na directory or folder. Eh, di ba ang folder ko is Python? So, nag-change directory ako dyan. Yan, change directory tapos pumunta ako dun sa directory na Python kasi nandun yung testing.py na file. Okay. So, nag-error siya kasi may mali na naman ako. Okay. Pag, yun nga, pag testing.py, yung mismong file yung itatype ninyo, i-open niya yung text editor niya. Ito naman, kung gusto niyo makita yung content, yung mga laman ng directory na yun, gumamit ako ng DIR, directory, ibig sabihin niya. So, dun sa directory ko, meron akong display.py, may sample.py, testing.py, at saka variable.py. Yun na naman mali. Okay. Kung gusto nyong, ngayon pala, dapat may Python siya. Python testing.py para makita niyo yung output.
inopen ko din yung command prompt kasi oh nga no, dapat ganun pala. So CD Python na yun eh, CD Python. Tapos yun, Python testing.py para makita ko yung output. Yan, hello world. So it bahala na kayo kung gusto nyo gamitin yung command prompt or pwede na lang yung Visual Studio Code. So tinesting pa lang yung yan, yung hello world pag display. Forward ko na lang para mas mabilis tayo. Don't worry, this will be uploaded also in our Google Classroom. Pati din sa kabila, sa group 1 kasi walang audio. Yan, inano ko lang na ano, naka-open din yung reference. Inopen ko lang yung reference natin. Doon nakapost na yun sa Google Classroom natin yung mga references natin. Yan. So dito naman, so yung last discussion natin is about list. So tinesting ko ngayon sa ano dito sa Visual Studio Code kung gagana siya. Pag bilog daw, sinabi ko na pag bilog hindi naka-save yung file. So ang gagawin ko, hindi ko siya i-save pero i-run ko agad. Okay? Yan, run, i-run ko agad yan. Start debugging or F5. I-run ko agad pero hindi ko siya sinisave, hindi ako nag-control list. Automatic na siyang nag-save yung sinasabi ko kanina dyan. So yun, so nagkaroon na siya ng output sa baba. Meron na tayong apple, banana, and cherry. Ayan. So yun eh, meron na siyang output. So ibig sabihin, okay yung compiler ko. Okay yung code ko, yung program. Ayan siya. Password ko din. Sayang may audio sa ano siya. So, kung sinasabi ko na mayroon tayong mga list, mayroon tayong apple, banana, cherry, and mayroon tayong pareho na this list. Pag list, mayroon siyang curly, hindi siya curly brackets, square brackets for the list. Okay, then sinamahan ko siya ng ibang data type, which is yung number or integer. So, pwede siya. Pwedeng combination of string at saka ng number. And then, chinek ko din yung length kung kaya niya. So, yung length method, bibilangin niya kung ilan yung items natin dun sa list. So, 3. So, tama yung output. Yan, tapos, sabi pa mo. Nirun ko na lang ito. F5 na lang yung code ko. F5 para mag-run sa keyboard. So kung titingnan nyo, hindi ko na clinic yung run, F5 na yung pinipindot ko dun sa keyboard. F5. Tapos, so yan yung length. Yung append naman, try natin na mag-insert ng isang item dun sa list natin. So, ang kagandahan dito sa Visual Studio Code, kung mapapansin nyo, yan, nagbibigay siya ng suggestion. So, automatic na siya. So, for the append, it will just add items dun sa last part niya. And for example, append orange. Then, ipiprint natin. So yun nga, ang gamit ng append is i-insert niya dun sa last part. Always sa last part yung append. Ito naman ang ginagawa ko kanina. Gusto ko kasing ilagay yung append na word. Append na word bago yung mga list items natin. So kaso, nagkaroon siya ng error. Nagkaroon siya ng error kasi yung append is a string. Yung data type ng append. Pero gumamit ako ng concatenation, yung plus sign. That is concatenation.
and then yung append. Append kasi is, this is a string. String siya. Pero ang data type kasi ng list, yung this list ng variable is a list ang data type niya. So magkaiba sila ng data type. And sabi dito, append only concatenate string. String siya, append ito, string siya, pero ito kasi hindi string yung data type niya, yung this list. So kaya siya nag-error. Kaya ang ginawa ko, so sineperate ko siya. Pwede bang print append? Tapos nirun ko siya. So pwede. Yan. Append. And then pinakita niya yung list items natin. Tapos mayroon naman akong ginawa. Pwede bang ganyan? Pakulit ako na. Siyempre hindi. Hindi nga kasi this is a string, tapos i-concatenate mo siya sa ibang data type. Hindi niya i-accept yun. Kasi yung concatenation, again, is ginagamit lang yan kapag string tsaka string lang ang i-combine nito. By the way, may foreign ba siya? Wala naman ako ng foreign. Okay. So yan, hindi siya pwede kasi nga, string tsaka list ang data type. So hindi pwede. So hindi siya, unsupported operand sabi. Tapos, ang ginawa ko, so, nag-search ako dun sa internet kung paano. So, string concatenation. Search ko yan sa internet. Pinakita ko lang na, nag-search ako na sa internet kung ano yung solution. So, ayaw yung concatenation. Meron akong nakita kanina. So, yun, okay siya. Pwede. Ah, CLS yung tinanong ko kanina. Tinipe ko. So, CLS. Tapos enter para mag-clear ng screen para malinis ulit yung command prompt. Okay. Inulit ko ulit dyan. Pwede naman siya. Pwede naman siya. Pero gusto ko kasi isang line lang. Inulit ko ulit. Siyempre error nga. Error nga. Inulit-ulit ko lang yung pagkakamali. Ayan, sabi. Dun sa isakon kasi, dun sa isang sa internet yung nakita ko. Comma. Okay. So, sa comma, pag lalagyan mo lang siya ng comma, another way of concatenation ito. Pwede raw yung string tsaka ibang data type, sabi niya. So, chinek ko kung pwede siya. Clear screen CLS. So, nilagyan ko lang siya ng comma doon. Nag-example muna ako. So, string 1, string 2, tapos concatenation, sinek ko yung concat. Okay naman yung concat, di ba? Plus sign. Kasi wala tayong problema dito kasi both of them are string. Dalawa ang kinoconcat. So, walang problema yan. Ngayon, pinansan ko siya. Pwede bang comma? Pwede rin. Nag-run din siya. Pwede rin yung comma. So, for the comma, kahit na ibang data type niya, okay lang. Yan. Pwede rin siya. Concatenation tsaka yung comma. Ngayon. Yun, pinakita ko lang kung saan ko pinuha yun. Yung reference na yun. And then, yan. Tininay ko naman siya dito. Print, append, tapos comma na. Tapos tingnan natin. Yun, nag-run siya. Append, and then yung list items natin. Ayan, so meron na siya. Okay, so ibig sabihin nun, may comma, pwede na, any data type. Okay na, may concatenation. Pero actually, yung word na concatenation is gumagamit siya ng plus sign. Ano pang ginawa ko dito? Ito naman, tinanggal ko yun. Tapos, pwede bang ganyan? Sabi ko. Pwede. Pwede yan. Inulit ko na naman. Inulit ko na naman. Parang pinakita ko lang na hindi pwede yung plus and kasi string siya. Pero pag comma, okay.
Or sabi ko, pwede rin naman na kasi gusto mong gamitin talaga yung concatenation na plus sign, hindi yung comma, sabi ko. Siguro pwede siya, basta pareho lang sila ng data type, sabi ko. So experiment, in-experiment ko lang. Diba sabi kanina, string to string lang para ma-concatenate siya. Pero sabi ko, baka naman, pag pareho sila ng data type, baka pwede, sabi ko. So ang ginawa ko dito, yung gumawa ko ng isa pang variable, which is yung this list 2 na variable, at ginawa ko siyang list. Okay, naglagay ako ng open and close square bracket. So ibig sabihin, pareho na sila ng data type. Okay, so pareho na sila ng data type, tingnan ko kung pwede. Ayan. So yun, pwede siya. Yun. Kasi kanina, yung suggestion niya is string, sabi niya kanina. Pero sabi ko, baka naman pwede. So, pwede naman pala siya. Basta, pareho sila ng data type. Okay, yun lang pag concatenation. So, stand corrected ah. Baka sabihin mo kung ano. So yung concatenation na plus sign, hindi lang siya sa string to string. Ang ibig sabihin nun, dapat pareho sila ng data type para magamit mo yung concatenation na plus sign. Okay. So ngayon naman, sabi ko, kung yung append kasi, sa last part niya nilalagay, diba? Append yun, pag-append. Gumamit ako ng ibang method, which is the insert method, para may lagay ko siya dun sa specific position. So we have two attributes, or parameters pala. We have two parameters dito. We have the position, tsaka yung item. Ayan. So for example dito, index 1, ito yung position niya, tsaka yung item niya is yung orange. Ito yung dalawang parameter niya. So ito kasi index 0, index 1, index 2. So ibig sabihin niyan, ilalagay niya din sa gitna. May apat tsaka yung banana. Tapos pinin ko siya. Yan. Nagtaka ako bakit nan. Sabi ko, bakit nan? Printin ko lang naman ito pero nan. Sabi ko, ano kaya kung lagyan ko siya ng variable? So, nag-curious lang naman ako. Paano kung lagyan ko siya ng, ilagay ko siya sa isang pang variable? Ayaw na naman niya, Nan. Sabi ko, bakit kaya Nan? Tapos tinanay ko na naman yung ibang method. So, yan yung ginawa ko. Gumana na siya. So, nasa gitna siya ng apple tsaka banana. Apple, orange, banana, and cherry. Kasi gusto ko siyang ilagay sa index 1. So, nag-move si banana tsaka si cherry. So, yan. In-open ko lang ulit to. And then, sa list. Si list lang kasi ang, ito yung sinasabi ko na, si list lang kasi ang may method. List methods. Yung iba wala na. Alala siyang method. Yung sinasabi ko kanina dyan. Sana ako yung audio ko. Mamaya wala naman. Low mic test. Yan. So list. Yung tawag pala dyan, collection data type. So meron tayong apat na collection data type. Kaya sinasabi ko, meron tayong list, tuple, set, tsaka yung dictionary. Doon na discuss ko na kahapon. Yung tuple kasi, wala siyang method. Okay? Katulad yung sinabi ko kanina, si list lang ang may method. Pero si tuple kasi, wala siyang method. Unchangeable yung mga items niya. So, hindi mo siya basta-basta
mababa ako. Hindi katulad ni list items na meron siyang list methods. Tapos naghanap ako ano ko yung maganda din. Gusto kong experiment si dictionary. Yan, maganda si dictionary kasi meron siyang mga labels tsaka meron siyang mga value ng mga labels na yun. So parang gusto ko siyang paglaro. Experiment na. So dyan, nilagay ko na yung dictionary. So for the dictionary, meron tayong ito yung tinatawag nating label at saka meron tayong mga value. Tapos pre-need ko lang siya, tinignan ko. Binago ko na yung dictionary mo. Kasi ang hirap yung pronounce ito eh. Yan, di ba? This dict. Ang hirap yung pronounce sabi ko. Kaya binago ko na lang dictionary na. So, dictionary, maging na distinct. Pangit kasi yung pangit. Kaya yan na siya. Tapos, dinispay ko yung laman ng dictionary. So, yung output niya. So, yan lang ito dito sa baba. Tapos sabi ko, parang ang pangit ng output, sabi ko. Meron pa siyang curly brackets, tapos meron pa siyang blindfold, etc. So, gusto ko siyang ayusin, sabi ko. So, yung inayos ko siya. Tinunay ko na per label. Nag-error, bakit nag-error sa mo? So, name brand is not defined. Pero meron naman. Tapos, sinek ko pa yung spelling. Baka maling spelling niya. Ah, yung pala, kailangan pala ng double quote. Sabi. Kasi may double quote siya. Ah, kailangan pala ng double quote. Tapos, yan, sinabi ko na may double quote kasi kailangan ko lang yan ng double quote dito. Yan, so, chinek ko, nag-run naman. So, model, pinatag ko. Yung brand, pinatag ko. Check ko yung model. Mustang. So, nakukuha niya yung value. Nakukuha niya yung value. Mustang. Tapos gusto ko siyang mungkuhan ayusin sabi ko. So pwede bang ganito ang gawin ko? So naglagay ako ng string brand tapos kinukat ko siya. Walang problema dito. Kasi this is a string naman eh. Yung value niya is a string. String siya. Yung dictionary lang naman ang data type niya is dictionary. Pero yung itong brand niya, this is a string. So sabi ko, baka okay naman yung concatenation plus kasi string tsaka string naman siya. Pareho sila ng data type. So, okay naman. Nagkaroon naman ng output. Tapos sabi ko, sige, try natin lahat. Model, year, tapos dito din. Yung brand, year, tsaka yung model. Tinunay ko siya. Nag-error. Bakit siya nag-error? Kasi dun sa print natin, this is a string, di ba? Pero ang problema ko dito, yung dictionary year natin, kung titingnan nyo dito yung value niya, wala naman siyang double quote. So, ibig sabihin, this is an integer. Integer siya. So, yun yan. Pag magkaiba sila ng data type, hindi pala pwede. So, dapat pareho sila ng data type. So, hinanapan ko na naman siya ng sabi niya kasi can only concatenate string, not integer, to string. Pero pwede naman yung pala. Pwede yung parehong data type. So, ang ginawa ko dyan, pass forward ko na lang siya. Inulit ko lang, gusto ko lang. Sabi ko, ano ba yung gagawin ko? Para ma-print niya yun. Ayun. Yun, pinalitan ko yung iba plus sign niya yung kanina. Pinalitan ko ng comma. Palitan natin ng comma. Mag-run kaya siya. So okay naman, nag-run siya.
yan. Nasaan yun? Yan, nag-run siya. Kumano siya. Kasi comma na yung ginamit natin. Pero pag gagamit tayo ng comma, kahit na ang i-combine natin is different data type, okay lang siya. Pero sabi ko, ayoko. Ayoko ng comma, gusto ko ng plus sign. Gusto ko ng concatenation na plus sign. Sabi ko. Yan. Ayoko ng comma para pare-pareho sila. Gumamit ako ng comma. Sabi ko, ayoko ng comma, gusto ko ng plus. Paano ko yung gagawin? Pero kung plus yan, pero yan, naghanap na naman ako dun sa internet kung paano. Sabi ko, pwede naman natin i-convert. Paano kung i-convert natin? Ayan, pwede ko naman siyang i-convert yung integer to string para magkapareho, para pareho sila ng data type. Ayan, so gumawa ko ng isa pang variable. Okay. Tapos kinuha ko yung dictionary at in-specify ko na yung year. Year lang. Ayan. Siya kasi ang gusto kong i-convert yung year into string. Naglagay ako ng str. Yung str para ma-convert ko ito into string. Tapos pinalitan ko din sa baba. So, string na siya. Kinonvert ko, nilagay ko din sa variable na str here. So, dun sa baba, babagawin ko na yung dictionary yan. So, hindi na yan ang kukunin ko, kundi yung variable na str here. Niran ko, syempre mag-error siya kasi may nakalimutan na naman ako dyan. Kalimutan ko yung double quote. Sabi ko, mukha pala double quote pala yun. So, niran ko test. Ayaw. Pwede yan. Clear screen, CLS. Yun, pwede na siya. Okay. Pwede ko nang gamitin yung concatenation, yung task sign. Kasi, both of them are string na. String na silang dalawa kasi kailangan word ko siya. Binili ko rin yung dati yung comma. Okay, din yan. Gusto nyo. Tinignan ko lang yung oras natin kung 10:30 pa lang. Ayan. Sir, yung tatlong print, pwede ay, hindi. Pwede po bang pag-isahin yan? Lahat? Ito, okay naman yun. Ayun yung kanina. Yung narinig niyo yun. Sabi niya na pwede daw pag-isahin. Sabi niya. Sir, yung tatlong... Kasi sabi ko, pag mas maliit yung line of codes, kasi yung teacher namin noon, sabi niya, pag mas maliit yung line of codes ninyo, mas mataas yung grado ninyo, sabi niya. Nabanggit ko sa kanila. Kaya... nag-comment yung isa, sabi kung pwede daw na pag-isahin na lang siya ng line para mas kukunti yung line of codes natin. Kasi yung program, mas maliit yung line of codes, mas mabilis niyang may pra-process yung program. Kung print, pwede po bang pag-isahin yan? So, pwede naman natin pag-isahin. Gumamit na lang ako ng comma, hindi na concatenation of plus, but rather comma na lang siya. So, kinumbine-combine ko lang. So, pwede siya, sabi ko, pwede naman siya, kaso nga lang, one line, yung output niya, pangit, sabi ko, brand, word, modern, stang year, pero isang line lang yung output. Pwede naman natin pagandahin, sabi ko. So, nag-call na naman ako dito, nag-internet na naman ako dito. Yan. Pwede natin gamitin yung slash n para bumaba daw siya. So, naglagay ako na slash n. Tapos, tinunay ko siya. Okay naman, bumaba siya. Nagpunta siya sa next line. Pag gumamit ako ng slash n. Tapos, tinunay ko yan sa iba.
So naglagay ako doon, doon ng mga slash n. So okay naman siya, yun nga lang sabi ko. Hindi naman siya nakalign. Hindi siya nakalign. Pero gusto ko nakalign. Lagyan ko na rin yung ganyan sa ito. Mali. Mali yun. Ayan, pinatag ko na. So lagyan ko lang yung ganyan para align siya. Yung output align pa rin. Tapos tapos sa reference access, yan sinabi ko doon, ito kasi gumamit pa siya ng get method para lang makuha mo yung value. Pero sabi ko naman, pwede naman yung ginawa natin. Ano? Pwede kang gumamit ng get method para makuha mo yung value. Pero yung ginawa naman natin, okay naman na yun eh. So it's up to you kung gusto yung gumamit ng get method o yung in-example ko kanina. Right. Tapos ano? Ayun, sabi ko, okay naman yun. Itong pan natin, ito, pwede naman to. Sabi ko, why not? Yun na lang. Sabi ko, kompletuhin nga natin, sabi ko. Pwede siguro yung create, read, update, delete, sabi ko. So, ano ba yung inano ko dito? Change kasi yung update. Yan, so for example, gusto ko siyang baguhin. Password auto na lang. Ano ba yung ginawa ko dito? Yun nga, sinabi ko na read module. Read. Kasi kinukuha lang naman yung mga values tsaka yung label niya. I mean, yung values ang kinukuha niya. And then, di-display lang niya. Tapos sabi ko, gawa tayo ng isa pang module. Create module, sabi ko. Or, yun yung say. Sabi ko, organize kasi yung mga engineering, kaya gawin kong organize lang yung code ko. So, ito yung read module niya. So, ito yung read module. Tapos, bawa ko ng create. O yung insert. So, based doon sa ano, based doon sa reference, magdagdag tayo ng isa pang label. For example, color. Magdagdag tayo ng color. And then, display ko na rin yung dictionary. So, okay siya. Nag-run siya. Yung titignan niya sudut sa baba, yung brand, Ford, Model, Mustang, year, tapos yung color, meron lang yung color. Pero sabi ko, gusto ko, ilagay ko dyan. Ilagay ko siya dun sa list. Sa read module. So, ang ginawa ko dyan, para meron yung color. Huwag na siya natin. Gusto ko nag-slash n ako. Tapos, hindi na ako dito. Kasi lalagay ko yung color. Idadagdag ko siya doon. Sa read module. Sa read. Diyan ko siya. Idadagdag yung color. Kinapipaste ko lang siya dun sa baba. Balik ko muna doon. Pwede palang upayin sa ako. Pwede palang tanggalin mo. Tapos, yan. Diyan ako naglagay. Slash on na naman. Dictionary color. Saan tagal ko na? Ay, ito ata yung naghang na sila, naglag. I mean, naghang na yung sa Windows presentation kanina sa kanila. So, naayos ko muna. Tapos bumalik ako dito. Yan, kinapipaste ko to, copy.
Tapos nilagay ko lang siya doon paste. Tapos pinatan ko lang siya color. Nakita ko lang na mag-error yan. Bakit siya nag-error sa mga? Kasi nag-error siya. Kasi wala naman tayong color sa dictionary natin dito sa taas. Kasi dineclare lang natin yung color dun sa baba. Okay? Ano yung sinasabi? Yung color nasa baba. Wala siyang makita na color dun sa taas. Kasi ang pagbasa niyan, line by line, starting dito sa first line natin. So, kaya nilagay ko siya dun sa last part. Para, kapag ikukol niya si color dito, meron na siya. So, meron na siyang code. Then, nirun ko ulit. So, okay na siya. Pakita na siya. Ford Mustang 1964 year. Tapos, ba't ko binili ko? Ayan. Yan ko lang na nag-error siya kasi, yun nga. Nasa baba kasi yung declaration ng color natin. Wala naman sa taas. Discuss ko lang naman yun. Wala ako dito. Ayun, so okay na siya. Dito kasi yan, print ko yung dictionary. So red pa yun siya. Ito siya. Tapos ito naman, itong read module natin ito na yun. Ngayon, magdadagdag tayo ng isa pang module sa update naman, mag-update tayo. So, for example, hindi daw siya red, baka ibang color, baka blue. So, yan. Change ko yung value. In-update ko lang. So, for the update, blue. Okay, so meron tayong brand. Kung titignan nyo dito, yung unang value ng color natin is yung red. Good morning po, sir. Pabalik mo muna, okay. So, color red siya. Yung first value natin is yung red, di ba? Ngayon, nag-read module tayo, red pa rin siya. Kasi yung last value dito is yung red. Pero, yung nag-update na tayo, pinago natin yung value ng color ng blue. So, dito sa baba, sa last niya, blue na siya. Pero sabi ko, gusto ko na dun sa read module sa ano. Yan. Color red, pero dun sa baba, blue na siya. Read module, nilagay ko dun sa baba para ma-update. Para ang i-print niya yung last value ng color. Which is me. So, yan ang nangyari. So, meron tayong red doon. Red, tapos blue. Yung nag-update na kasi tayo, nag-change na tayo ng palito ng value. Ng blue. Ito, yung update na yan. Ito na yung blue. Yan. Tapos, so, syempre, yung sarili module natin, kukunin niya yung last value ng color natin, which is yung blue. Kaya, dinisplay niya yung blue.
tapos ano pa yung pinot add item then yung change item so tap yun naman yung remove items pero pag na kasi time na 10:30 na kanina kaya hindi ko na dito pala sa din sa loop dictionary kasi gagamit na tayo ng looping statement pero hindi ko pa kasi na-discuss yung looping statement tsaka yung conditional statement so sabi ko hindi ko muna to i-discuss sa inyo hindi ko muna siya i-discuss kasi i-discuss ko muna yung conditional statements by next week I'll be discussing to you yung conditional statements if else statement tapos yung conditional statement I mean yung looping statements natin okay so yeah yan na ata ng net. Yan. Tapos, nagbigay na ako ng PD. So, naglagay ako ng week 4, topic week 4 experiment. Tapos, nilagay ko na yung mga references ko. Yan, yung Python dictionary. Yung source code, sample source code. So, yun. Tapos, so ang gagawin ko ngayon, end ko muna yung video.